tinulungan mo lang at wala kang intensyong masama. Nilagay mo ako sa title, eh hindi naman secret na lola ko yan. Hundreds of people know that, beyond family and relative at friends ng relatives and so on, madami nakakaalam dyan. May nag-comment nga ng pangalan ko eh. Tapos ang dami nag-message sa akin, tapos irarason, walang name drop. Iba ang nag-name drop para sa'yo. Dahil kahit hindi lang ako ang sikat na YouTuber, ako lang ang nag-iisang sikat na YouTuber na apo ng lola sa video mo. Sinabi mo na kami ng pamilya ko nakakahiya dahil wala kami na itulong. Hindi na sana namin sasabihin kasi minsan ang tulong pag pinapaalala na may misunderstand na sumbat. Pero dahil namimilit ka, I want to ask you, sinabi ba sa'yo ni Mama Josie na yung pera na naiaabot ng anak niya mismo ay galing sa towing truck service na binili mismo ng nanay ko para may kabuhayan yung relatives ng mami ko, including her son, para makatulong dyan kay Mama Josie at makapag-provide sa sarili-sarili nilang family. Sa tingin mo, sino tumutulong sa nanay ko? Ako. Tapos ako ang sisirain mo. Eh, bukod pa nga yan sa naabot namin mag-ina kay Mama Josie. Wala kang alam, diba? Kaya huwag kang magsasalita. Katulad ng text ko, yung sa pagpoprotekta ko sa lola ko minamasama mo, inilalayo ko siya sa'yo eh. Dahil ang tingin ko, ginagamit mo siya para sa views mo. Kung gagamitin mo akong bridge, sana nag-private message ka before ka nag-post, yung unang post mo pa lang, para malaman mo na hindi totoo ang mga sinasabi ni Mama Josie. Nagparatang ka dun eh, may pinalabas ka dun sa title mo. Kasi sino ka para sabihin kung sino sa amin ang nagsisinungaling? Wala ka dun. Tingin mo, sa sakit niya, paano siya nag-survive? Hindi mo kin-question yun? Hindi sa'yo sinabi ni Mama Josie, yung anak niya, kinukup-kup siya. Pinapatira siya dun sa bahay ng anak niya. Pero ang kondisyon, eh hindi kasama yung lalaking yun. Kumbaga, yung anak na lang niya at yung mga apo niya ang mag-alaga sa kanya. Nang hindi kasama yung lalaking yun. Hindi ko alam kung anong rason, pero ang pinili ni Mama Josie ay yung lalaking kasama niya sa video na tinatawag niya Good Samaritan lang. Pinili ni Mama Josie ang lalaking yan kesa sa pamilya niya. Kaya sa amin, nakikitira siya sa ibang mga tita ko pa at mga kapatid niya. Pinapatira siya. Siya mag-isa. Umaalis siya tapos nanlilimos siya. Kaya sinasabing pinipili niya yan. Baka kaya ayaw ng anak niya na kasama niyan tumira yung lalaking niyan dun sa kanila. Dahil nakakalaya siya pag kasama niya yung lalaking niyan. Nakakalaya siya para manlimos. Kaya yung 2013 to 2019 na sinasabing walang tumutulong sa kanya, hindi totoo yan. Siguro totoo na nanlilimos siya sa mga years na yun, pero hindi dahil walang tumutulong sa kanya. Hindi mo man yun alam o alam mo, wala ka pa rin karapatang magsalita. Even before 2013, nasa Pilipinas pa lang ako, di pa kami nagmo-move sa ibang bansa. Dahil alam ko yan, dahil isa ako sa nagpapaligo dyan kay Mama Josie. Minibihisan ko yan, pinapakain ko yan. Ma, kung naririnig mo to, alam mo yan. Nandun ako. Kahit sa liit kong to, tinatry kitang buhatin. Naaalala mo ba? Kaya sobra kaming nasaktan. Dyan sa pinalabas mo sa video mong yan, intention mo man o hindi mo intention na palabasin na walang kwenta ang pamilya niya, yun pa rin ang lumabas. Proven yan sa comment section ng video mong yan na walang kwenta ang pamilya niya. Alam mo, sinasabi ko totoo. Kaya nga, dinisable mo yung comment section mo eh. Dinidisable mo yung comment section mo. Kaya namin siya kinukuha sa'yo kasi sa totoo lang, naaawa ako dun sa tao. Hindi ako baldado pero alam ko ang pakiramdam na maging baldado. Dahil nasagasaan na ako before at akala ko hindi na ako makakalakad. Nakakapikon to be dependent eh. Yung nakailangan mo lagi ng tulong. Alam ko pakiramdam nun. Paano pa kaya kung pinanganak kang di makalakad, diba? Mentally mayroong epekto yun. Kaya nagpapasensya kami at ayaw kong ilabas ng mga kapatid ni Mama Josie at nanay ko lahat ng alam nila tungkol kay Mama Josie. So tama ka, ako yung bridge. Pero pinapalala mo. Tandaan mo, dapat family will protect family. Magtaka ka kung isang kapamilya sinisiraan ng isang kapamilya, lalong-lalo na buong angkan dahil hindi yun dapat. Kaya ibalik mo sa amin si Mama Josie. Graduate ka ng UP, di ba? Just proves na hindi lahat ng nakatapos ay may tamang asal dahil hindi tama to. Kaya ngayon, sabihin mo sa akin na wala kang intention sakta ng pamilya ko sa in-upload mo. Ha? Kasi wala ka mang intention o may intention ka. Yung mga kapatid ko na paringgan sa school nila. First video na upload mo pa lang to ha, wala ka pang pinangalanan.
teacher kong kapamilya na pahiya sa pagka-fake news ng content mo. May mga taong nadehado ang trabaho, hindi lang ako. Mali ang naging paraan mo. Kumalabang ka ng pamilyang walang ginagawang masama. Na hindi ka pakabilang, hindi ka Bartolome. Magsisend kami ng email sa'yo since napakadami yatang nagdi-DM sa'yo sa Instagram at di mo nakita sa top request message ng kapatid ko. At dahil sinasabi mo na hindi ka nagdi-delete ng comment kahit may mga comment na nawala sa video, sige, mag-i-email kami sa'yo. Tumulong ka na nga, kasalanan mo pa. Yan ang mga sinasabi ng mga tao. Pero ito kasi yan. Responsibilidad mo na kung anong lalabas sa platform mo, oras na ikaw ang naglabas niyan at galing na yan sa bibig mo. Lalong-lalo na pagkasinungalingan yun. This is your responsibility. Know your place. Lumugar ka. Vlog responsibly. You don't need to pull someone down to rise up. Hindi mo na mababawi lahat. Dahil ako, kahit tingin pa ng ibang tao, puro pagpapabebe ang ginagawa ko. Yung kinikita ko sa pagpapabebe na yun ay minaitulong sa buhay ng mga tao hindi man alam ng buong mundo.